Yung lakad namin ngayon, eh parang isang mission eh. Meron kaming isang pagkain na hinahanap na talagang sinadya namin puntahan na maaga para abutan kung meron o wala. Bukod doon, marami pa kaming binalakainin dito sa syudad na to. At ito yung kwento ko sa inyo ngayon. Nagsimula sa patikim, tikim. Dito sa Cavite City, sobrang makulay ang kultura ng pagkain. Merong mga kakanin na pinagpasa-pasa na, iba-ibang henerasyon na. May pansit na sila lang din ang meron. May mga lumang bakery. At kung ano-ano pa. Sumama ako sa adventure ng kapatid ko at matagal na niya sinasabi na marami daw talagang matitikman dito. Isa to sa mga syudad na ang una mong pupuntahan e palengke. Nandun ang masasarap na pagkain. Rekta ka na kasi baka nga maubusan ka. Dito sa palengke ng Cavite City, ang pinakasikat malamang ay yung pwesto ni Aling Ika Karinderia. Dahil nga dun sa kilalang-kilalang bibingkoy nila, para siyang mochi na merong ginatan eh. Yung pwesto ni Aling Ika, parati na yung sarado at hindi natin alam kung kailan siya magbubukas o kung magbubukas pa. Pero mabuti na lang merong paminsan pumipwesto na may dalang bilao ng bibingkoy. Nakatsyempo si Utol minsan yan at nag-uwi. Doon ko natikman na masarap. Ngayong araw na to, wala yung nagbebenta. At buti na lang, yung katabi ni Aling Ika, iisang solidong karinderya rin, kila Aling Miling. Mukhang solid tong lugar na to, kaya dito na tayo mag-aalmusal. Ayan, walang morpon. Yan ba specialty nyo? Yes po. Ah, okay na. Parang masarap eh, lahat eh. Masarap na ito ah. Ano yan? Pagdareta daw. Sarap. Pagdareta? Sarap. Parang tinawag ako nitong ano eh. Bistik eh. Wow. Sarap. Gusto ba solid nito? Grabe yung flavor ng ano. Sabaw. Itong bistik na to, naglalaway ako habang ini-edit ko to. Actually lahat, tingin pa lang alam na natin na mukhang masarap yun. Nung nakita ko yung bistik, eh, parang almost sure na eh. Tama, grabe sa sarap. Tingnan natin yung buo piece. Kasi sabaw pa lang. At umorder kami na to. Siyempre sa lahat ng mga palengke type na karinder yan. Palabok yung pinagmamalaki nila. So titikman natin ito mamaya. Tikman natin ito ano, Bobis. Grabe. Sarap ng flavor at sobrang asin. Sobrang sarap lang. Hindi ko alam kung nilaban. May asin siya na ang sarap ng daging. At ang laki ng cut ng mga ano, baga ba yan? Panalo-panalo to, sabasarap. Tingnan mo. Yung bopis na to yung mamula-mula pa sa atsuete at malalaki ang tilad ng karne. Maasim-asim at masabaw. Kaya ang sarap ilatag sa puting kanin. Ikaw nagmura. Sarap ng bopis. Ikaw magmura. Sabi sa'yo, sarap eh. Sarap ng bopis. Iba. Kapaiba to. Huwag ka magmura dyan, ha? Ano siya? Saka malalaki yung bopis na alam natin, maliliit eh. Hindi, sobrang sarap. Tama. Okay. The best. May, ito ang bopis. Umakagat yung alkanay.
Okay to. Try ko naman to mechado. Ang lapot kasi nung sauce, tsaka yung ang dark nung kulay, parang sobrang sarap. Tsaka malamang nga, kasi nag-aano sila doon ng sobrang daming achwete rin. Pero maganda yung source nila ng meat. Ito na, palengke. Tikman natin ito, ano, machado. Machado. Wow. Ang tapang din, ano. Halatang may ano. Maraming liver. Sorry, maraming liver spread. Sarap, medyo maalat lang yan. Tikman natin itong kaldereta. Kamukha na mechado, pero sabi niya maanghang daw ito. Kunin ko na yung isa. Kaldereta. Mmm! Ang lalim ng ano nito, ng flavor. Natin ha. At may anghang. Okay. Lahat ng luto dito. Parang compact na compact yung flavor. Sarap. Hindi niluto na basta na makapaghain. Parang sinarapan yung dating. Pero ako, ito yung pinaka-paborito ko. Sumunod yung bistek. Grabe tong bistek na to. Pag natikman nyo yung sabaw nito, tsaka mamantika, sarap eh. Grabe, yung naghalong kalamansi at saka lasa ng baka. Sobrang lasang-lasa dun sa sabaw. Okay. Tikman natin tong palabok ni Aling Lili. Dahil kayo nakapunta na kayo dito. Ang sabi nyo, lahat ng pumupunta dito, kundi nagte-take out, kinakain to. So, tikman natin. Ibig sabihin, ito yung crowd favorite dito. Mukha namang malupit. Malapot na sabaw na yan. Nga natin. Lasang-lasang tinapas. At malapot yung sabaw. Napakasarap na. Nagkatwiran nga. Sobrang sarap nga. Pati yung chicharon. So, hindi ka nga mabibigo. Pag ito lang orderin mo dito. Almusal, tanghali, ano, merienda, no? Grabe. Tsaka medyo marami isang order, ah. Tayo, para matikpan natin lahat, sharing lang. Pero, ito na yung top 3 ko siguro. Itong palabok, bistek, at saka itong bopis. Sayang yung morcon, weekends daw. Hindi natin matitikman. Pero lahat dito masarap. Totoo yun ha, walang bola. Mataas ang kalibre ng sarap kila Aling Miling. At sayang wala tayong naabutan na morcon. Weekends lang daw. Pero kung anina tikman natin, solid na solid yan. Isa lang nang hihinayang ako, dapat tinikman ko na hindi lugoan nila. Kasi nga masarap na nga lahat, ba't ko pa pinalampas, diba? Yung bibing ko'y na inaabangan, parang hindi pa pwesto ngayong araw, kaya bumili na lang tayo kay kuya nung binibenta niya. Kuya, ito ba yung madalas na binibili sa inyo? Opo, yung tamales. Tamales? Opo. Saan po gawa yan? Dito lang po, Cavite City lang din. Ah, Cavite City? Opo. Kaya bumili nga yung kapatid ko, titik mo. Natitikman niya ko. Pero dito kayo talaga nakapwesto parate? Okay. Dalawa na lang natitira doon sa tamales sa tindan ni Manny. Pero wala namang bago yun. Hindi, merong ibang version to. Yung tamales ko na may baboy. Game, tikman natin itong tamales kay Kuya. Nakapwesto doon sa
labas si Aling Ika. Pero kinain na namin dito kala Aling Milin. Oo nga. Masarap nga. Unang agat pa lang. Actually, itong tamales na to, malapit to sa Natikman ko sa Bulacan. Nagpunta kami sa Malolos. Ganito rin na may tamis siya agad. Pero mahabon yung alat. So alam mo, savory na pagkain siya. May maninga rin. Meron din ako nakakagat na medyo naglabas ng konti ng spice. Medyo, paminta yung natin. Paminta yun pala. Oh. Tama, paminta. May tamis siya. Merong mani. Kaya talagang snack na to na kung naghahanap ko ng konting alat, konting tamis. Kompleto siya. Pagkatapos kumain ng napakasarap na almusal, eh hindi kami magpapatalo. Tuloy ang misyon namin at naghahanap kami ng bibingkoy. Meron pa daw kasing ibang nagbebenta nito bukod kila Aling Ika. Pero medyo ibang version na daw. Pero game, fight pa rin. Bingo! Nahanap nila utol. Hindi naman malaki yung palengke, nag-ikot lang kami at eto na. Hindi, kasama yun. Oo. Ito po, 50. Oo, 50 ako sa'yo eh. Okay. Iba, may sunog yung ano yun sa isa. Wala ko sunog dito. Okay. Ayun, yung pala dyan lalagay yung ano, bibingka. Sikman na natin. Dahil sarado si Aling Ika, hindi natin matitikman yung bilog na bibingkoy niya. Pero nakatikim na ako noon. Ibang iba to. Ito parang ano eh, square siya eh, na yan o. Pero meron ding ginatan. At meron ding munggo sa gitna. Sikman natin. Sarap talaga kasi may ginatan eh. Ayan o. May bilo-bilo. Tapos may langka. Sarap. Napakalambot pa nitong, malambot din tong bibingkoy na to. May lasa sunog din sa ibabaw. Ayan o. Meron din to. Masarap din yung munggo niya. Actually, lalaban siya dun sa ano. Naalala ko pa yung lasa nung inuwi mong bibingkoy dati. Yung Aling Ika. Ayan, bibingka. Masarap din to ha. Jojo ang gumagawa niya, si Jojo. Oh. Masarap talaga. Ang lambot niya to. Ayan o. Masaka ang sarap nung ano. Lasa ng sunog niya sa ibabaw. Oo, para niya. Itong kanina sobrang lambot ng bibingkoy eh. Baka ganun din to. Iba dito sa kabitsa yun yung dawa. Iba daw. Ayan, sarap hawakan, no? Marunong ko kay Max sa paano? Hindi po. Ah, hindi. Wow. Magkasing lambot. Magkasing sarap sa bibig. With flavor ng ube. Tsaka, yun talaga yung magic yung ginata na yun. Ang effect, alam mo ang ito na yung ano, kwento ko sa inyo yung lasa. Yung epekto. Parang kumain ka ng ginatan, tapos meron kang isang bloke ng bilo-bilo na hindi mo binilog-bilog. Hawak mo, square siya. Ganun yung ano, ganun siya kalambot. So pag higop mo ng ginatan, kaagatan mo ngayon yung ubi na yon. O kaya yung bibingkoy. Sobrang sarap lang nung lambot na at saka lasa nitong ubi or bibingkoy na gawa nila. Ganda ng kombinasyon. Wala nga siyang bilo-bilo masyado eh. Kasi yun na nga yun. Ba't ka pa magbibilo-bilo? Nandun eh. Isang bloke na. Sarap. At mukhang mauubos agad. Sulit, sulit yung punta natin.
Ibang klaseng bibingkoy din yung natikman natin ha. At ayon sa kapatid ko, malapit daw yun sa bibingkoy ng Lian, Batangas. Hindi ko alam at hindi pa rin ako nakakatikim nun. Yung Cavite City version ay yung kay Aling Ika nga. Mochi na mukhang sinunog yung ibabaw, kaya nagladagdag ng flavor ng sunog yun. Pareho naman silang merong mung bean o kaya yung munggo sa gitna. Pero sa tingin ko, inadapt na nga nila yung style ni Aling Ika na naglalagay ng ginatan. Yun yung talaga nagpapayunik. Dito, nilagay na rin nila sa ubi na binibenta nila. Masarap din, wala akong masasabi. So nadali ko rin yung bibingkoy. Dalawa pa yung klase na natikman ko. Napalaban pala ako dito sa Cavite City. Hindi ko to inaasahan. At ginawa ko tuloy 2 parts. Sa susunod, ikikwento ko sa inyo yung pansit na may puso ng saging. Yung natsambahan kong halo-halo at gulaman sa tabi nito. Yung pats and sam, yung baloy's ensaymada, at syempre, yung Dizon's Bakery. Yun.